Hello mga ka-DIY, kumusta? Dojki TV, mayroon lang ako i-share sa inyo na ginawa natin na booster amplifier. Ano? Ayan, so 2 pairs yan. Ayan. So, apat sa kabila. Tapos, apat din sa kabila. Ayan. So, kibali, stereo na to siya, so tag 2 pairs 2 pairs, kaso lang muno lang muna yung nilagay ko, ginamit ko muno lang muna sa ngayon kasi magre-rewind pa ako nitong input transformer, no? SP21. So dito tayo sa drawing. So kibali sa primary pa lang nito ang number of turns natin dito is around 60 turns, no? Ito. 60 turns. Tapos dito, 220 turns. Ito. 220 turns times 2. So, 440, no? 440 turns lahat. 220 turns sa kabila, tapos dito rin sa kabila, 220 turns. So, 440. So, 60, tsaka 220 turns times 2. So, ang ginamit natin na resistor dito ay 25 ohms na resistor sa positive side. Tapos, sa ground naman, or negative side, 330 ohms na 5 watts resistor. So ang pagsukat natin sa bias nito, guys, is dito lang, simple lang siya kasukatin ng bias niya para makuha natin tong 0.7 volts or 700 millivolts, no? So magsusukatin nyo lang dito at saka dito sa positive side. Yan. Para makuha nyo yung voltahe na 700 millivolts or 0.7 volts. Kasi pag dito kayo sa ground at saka dito, so nasa 11 volts ang makukuha nyo dyan or 10 volts, mga ganun. So ang pagsukat ng pagkuha ng bias dito at saka dito. Yun. Tapos simple lang. Ito pala ay MG2955 yung ginamit natin dito na transistor. So bali ano to siya. PNP transistor, no. So ang collector nito naka-ground, yung body niya naka-ground, ayan. Tapos yung gitna ng kuan, gitna ng transformer sa output diretso lang sa 12 volts, no? So magkakonik yan sila. Yan. Ito. Yan. Tapos itong kabila dito sa emitter na sa transistor sa baba tsaka sa taas naman sa emitter. So yung out natin sa speaker, kung wala tayong loop dito, so kung wala tayong wound dito na dito sa BT100 or sa output transformer, so pwede nyo rin dito i-connect. Yan. So sa itong setup na to sa 700 millivolts, sobrang maligamgam lang yung ano nito, yung init niya. Yan, pag kinapa mo to dito, so normal lang ang init kahit magbo-volume ka. Yan. So yun ang pagkakaiba. Yan, oh. Dapat maitama natin yung biasing natin kasi pag hindi natin maitama yung biasing, so halos hindi mo mahawakan itong resistor na ito at saka itong output transistor mo. Ayan. So yun ang problema pag hindi natin maitugma yung bias dito. So dapat maitugma natin. So 700 para sa akin nga, nasa 800 to eh. 800 para
malinaw siya. Tsaka ang nangyayari kasi dito sa booster na ito, pag nagbo-volume ka, magda-drop talaga siya. So yun ang dapat ang supply mo, katulad nito yung ginamit ko na supply is 20 ampere na power supply ng computer, ano. Ito mas maganda to gamitin sa booster kasi mataas yung amperahe niya, 12 volt 20 amperes yan eh. Minsan nga 18 or meron pang mataas niyan. Meron pang isang klase yung mahaba, yung 38 amperes. Yun ang maganda rin gamitin kasi nga makaka-produce talaga siya ng magandang tunog, no? Tsaka pag mag sa bus, talagang humahataw siya. Yan. So kinunik natin yan sa dalawa na yan. Ayan. So yan, dyan siya nakakunik sa dalawa. Pwede i-parallel, pwede i-series. So ngayon, naka-series lang yun muna. Kasi pang ano lang naman, testing lang. So ang gamit natin na kwan, source ng audio, itong cellphone, naka-connect dito, naka-bluetooth sa sound card, no? Ayan, V8 sound card. So ang out niya, ilagay ko naman dito sa in, sa auxiliary, sa GVC na car stereo, no? So yan, GVC yan siya. Pangalan yan dyan. Yan. GVC. So meron din siyang timplahan dito ng tunog na gusto mo. Pwedeng i-bass boost, pwedeng i- walang kalabog, pwede. Yan, equalizer. So yun ang kagandahan. So ganun lang yung setup to. So, ito yung inang galing sa maliit na amplifier. So dito ako nagagaling. So nakakunik yan dito sa ito, input. Tapos yung out niya, itong paputang transistor sa base, doon naman green sa kabila base. Tapos ito yung gitna sa bias. Ayan, nakakunik yan sa bias. Ayan. May nakasulat dyan na bias. Bias left, tsaka bias right. Ayan. Bias right, tapos VCC, tapos ground. So naglagay ako ng kapasitor dito sa kanyang, nakakonik yan dito guys sa positive tsaka negative or sa ground para stable yung voltahe niya. Sa ganitong setup naman, pag itong gamit na power supply, so kahit wala na yung kapasitor, pwede kasi kahit mag-volume ka dyan, hindi yan, mag-drop yan, mga 1 volt lang. Kahit naka-load ka pa ng speaker. So, ganun kaganda ang SMPS kasi nga, maganda talaga performance niya, ma-handle niya yung saktong voltahe na inihingi sa amplifier ng audio booster, no? So, yun lang guys. So, ito yung schematic diagram. Ito. So, input ng amplifier. So, nag-loop dito. So, 60 turns dito guys, 60 turns. Tapos dito 220 turns. So nakakonik yan sa base ng MG2955, no? Tapos sa kabila naman, base ng MG2955. Tapos yung emitter nakakonik sa booster na transformer, sa output transformer. So ito naman, mas maganda kung ano to, ilang turns ba to dapat? Silipin ko, nakalimutan ko. Ito pala ay nasa 70 turns guys, to 70 turns, kung 12 volt, no? Pag ako kasi mag-rewind ng output at saka input, nakadepende yan sa wattage na gagamitin ko ng amplifier, no? At saka nakadepende rin sa supply na gagamitin ko. So pag magtaas tayo ng supply 24, so mag-adjust din tayo dito ng turns dito sa output. Yan. Kasi mayroon akong ginawa dati na booster na yung na-upload ko rin sa dito sa YouTube channel natin. So 50 volts yung supply na ginamit ko dito, 50 volts. 50 volts tapos NPN na ang ginamit ko na transistor ito. So NPN. So maganda rin ang performance nun. So pag NPN yung gagamitin natin, baliktarin lang natin to. Ito, instead na nakonik sa positive, so ilagay natin sa negative.
dito. Tapos dito naman collector, dapat baliktarin din natin yung transistor, no? Collector din ilalagay natin. Tapos maglagay lang tayo ng shunt resistor dito. May around 10 ohms, no? 10 ohms. 10 ohms sa 5 watts or 10 watts para ma-handle niya yung temperature, no, yung init pag gumagana na yung booster. Kasi ang booster kasi malamig lang yan, standby yan, hindi yan umiinit hanggat walang audio na pumapasok sa kanya. So gumagana lang yun pag mayroon siyang nadidetect na signal na pumapasok dito. Dito na section, ano, papunta dito sa kanyang driver na transistor. So ganun. So yun lang guys, sa sound check na natin 'to ngayon. So ngayon guys, sound check na natin, no, gamit itong sound card natin, ayan. Tapos itong car stereo. So naka-on na 'to siya. So ngayon ipi-play na lang natin. So ipi-play natin dito. So malamig lang siya guys. Ito guys. So ang kagandahan pag maganda yung heatsink, ano. So malamig lang talaga siya kahit matagal mo siyang gamitin. Maganda yung tunog niya. Tsaka kung sakto yung turns mo dito, yung windings mo dito, tsaka dito. So maganda rin ang performance niya, as in ma ano mo talaga, ma-feel mo na maganda yung performance ng booster na yan pag tumunog, lalo na pag may preamp ito guys. Wala kasing preamp, nakaganyan yan, diretso siya, kaya ganyan lang yung resulta niya. So maganda ang tunog, no, malinaw siya sa sounds. So yan lang. So gusto nyong kuhanin yung diagram na yan, i-ano mo na lang, screenshot, ayan. Tsaka ito. Yan. So, yan ang saktong, ano guys, no? Malinaw yan. Sundin nyo lang yan. So, hindi kayo ma-ano nyan. Ayan. Ganyan lang yung wiring ng booster amplifier. So, sound check ulit. So ganun siya kalinaw guys. So yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood ng mga videos natin. Paki-follow, like and share sa aking YouTube channel na Dudski TV, at saka sa Facebook ko na Dudski DIY, no, sa Facebook. So paki-follow, like and share, no, paki-subscribe na rin sa YouTube channel ko. So maraming salamat sa panonood, sa pagsusuporta sa mga videos natin. So hanggang sa muli natin mga vlog, sana makagawa pa tayo ng maraming video tungkol sa ganitong klase na classic booster amplifier, ano.
So, pag may mga tanong sa tungkol ito sa booster, mag-comment lang kayo sa comment section, no, para mabasa natin yung mga comment nyo. Maraming salamat po, Dudski TV. Hanggang sa muli nating mga soundcheck.